Magandang umaga mga bata, welcome sa ating Sunday School. Ngayon ay araw ng Linggo, araw para sa Panginoon, kaya napakabuti na kayo ay nandito at sumasali sa ating program kahit tayo ay online pa lamang. Lagi kayong mag-iingat mga bata, alam ko handa na kayong magsimula, kaya tayo ay magsimula na sa panalangin. Ang Diyos ang ating kinakausap kapag tayo ay nananalangin. Tayo ay magpakita ng paggalang sa Diyos. Tayo ay manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa linggo na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po dahil muli aming maririnig ang iyong salita sa oras na ito. Salamat din po sa iyong mga pagpapala at proteksyon na aming natatanggap sa kabila ng aming sitwasyon. Ngayon, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpuri at magpasalamat sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Panginoon, hinihiling po namin ng iyong presensya at nawa maunawaan po namin ang ituturo ng aming mga guro. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman mga bata ay umawit para sa Panginoon. Sabayan natin ang ating mga sayaw at awitin. Tumayo tayong lahat. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. The savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell. Jesus Savior,
Sinisan, he's the savior of the world. And now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world. And now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Maaari na tayong maupo ng maayos at maghanda ng makinig para sa ating memory verse na ituturo sa atin ni Teacher Johnzel. Makinig mabuti mga bata. Gandang umaga mga bata. Kamusta na kayo? Isa na naman bagong Sunday ang ibinigay sa atin upang pag-aralan ang salita ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Ito ay isang aklat na nanlalaman ng katotohanan at kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kaya naman, mahalaga na ito'y pag-aralan natin. Kung maaalala ninyo, noong nakaraang Sunday ay binigyan namin kayo ng babasahin. Ito ba ay nabasa ninyo? Ang mga binasa ninyo ay magmula sa Biblia, isa sa lumang tipan at isa naman sa bagong tipan. Natutuwa ako dahil at sa bawat pagbabasa natin ay may mga aral tayong natututunan mula dito. Tulad ng pagbabasa, ang pagkakabisado rin ay makakatulong sa atin upang malaman at maunawaan ang mga sinasabi o inuutos ng Diyos. Kaya mayroon tayong memory verse tuwing Linggo. Ngayong Sunday ay mayroon tayong bagong memory verse at ito ay tungkol kay Jesus. Mababasa natin sa Biblia. Isang araw, sina Jesus at ang kanyang mga alagad, sina Juan, Santiago at Pedro, ay pumunta sa isang bundok upang manalangin. Sila nga ay nanalangin at isang nakakamanghang pangyayari ang naganap. Ang mukha ni Jesus ay nagliwanag at ganoon din ang kanyang kasuotan, katulad na makikita natin sa picture. Hindi ba't habang tinitingnan niyo to ay parang nagniningning? Si Jesus ay nagliwanag o nangniningning hanggat ang kanyang mga alagad ay hindi na kayang tumingin. Doon ay nagsalita ang Diyos. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Mateo chapter 17 verse 5b. Basahin natin muli mga bata. Mateo chapter 17 verse 5b. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Mateo
chapter 17, verse 5b. Sino nga ulit si Jesus? Ayon sa ating memory verse, siya ang anak ng Diyos at nais ng Diyos Ama na siya'y pakinggan natin. Si Jesus ay ipinanganak at nabuhay dito sa mundo upang tayong lahat ay iligtas mula sa ating mga kasalanan na ginawa niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, upang malaman at maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nais ng Diyos na siya'y pakinggan natin. Sa mga batang hindi pa nakakilala kay Jesus, maaari mong hingiin ang tulong mula sa Kanya upang mas lalo mo pa siya makilala. At sa mga batang nakikilala na siya, patuloy natin pakinggan ang Kanyang mga salita mula sa Biblia. Sa oras na ito, buksan natin ang ating mga puso at tainga upang pakinggan siya. Upang makabisado natin mga bata, nais ko na basahin natin ng 3 beses ang ating memory verse ng malakas gamit ang ating mga boses at iparinig ito sa mga nakapaligid sa atin. Handa na ba kayo? Basahin natin ng sabay-sabay, Mateo chapter 17 verse 5b. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Mateo chapter 17 verse 5b. Gawin niyo nga ng mas malakas mga bata. Gawin natin lahat ng ating pinakamalakas na boses mga bata. Mateo chapter 17 verse 5b. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Mateo chapter 17 verse 5b. Yan mga bata, mamaya kayo ay mag-video rin ng inyong sarili habang kinakabisado ang ating memory verse. O kaya naman ay magpatulong kayo kay kuya, ate, mama, papa o kasino mang kasama ninyong nakakatanda na marunong mag-video at isend ito sa ating GC. Ngayon mga bata, tayo rin ay magpatuloy sa pakikinig sa ating lesson upang mas makilala pa si Jesus. Yun lang mga bata. See you! Thank you, Teacher Johnson. Nakabisado mo na ba ang ating memory verse? Mabuti kung ganon. Ngayon ay oras na para sa ating panibagong lesson. Sa ating Sunday School, sinasagot natin ang mga tanong na dapat malaman ng isang batang katulad mo. Kaya nga, nasagot na natin yung tanong na sino ang Diyos at ano ang kasalanan. At may mga iba pa tayong tanong na dapat sagutin. Mga bata, meron naman akong tanong sa inyo. Alam nyo ba kung sino ang pinaka-importanting tao na nabuhay sa mundo? Siya ay naiiba sa lahat. Sino ito? Tama kayo, siya ay si Jesus o si Jesucristo. Walang ipinanganak na katulad niya, walang nabuhay na katulad niya, walang namatay at muling nabuhay na katulad niya. Kaya nga mga bata, importanteng makilala natin si Jesus. Kaya nga, para sa ating Sunday School ngayong linggo, ating sasagutin ang tanong na, sino si Jesucristo? Sino ba si Jesus? Siyempre, upang masagot ang ating mga tanong, kinakailangan natin alamin ang sagot mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Una mga bata, itinuturo ng Biblia na si Jesus ang anak ng Diyos o siya ay Diyos anak. Siya ay Diyos. Mababasa natin sa Biblia, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. At siya'y banal,
walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay siya sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Si Jesus nga ang Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at siya ang nagpapanatili ng kaayusan sa lahat. At si Jesus din ay banal sapagkat siya ay Diyos. Tunay na siya ay ang makapangyarihan Diyos na kasama natin. Sinabi pa ni Jesus sa Juan 10 verse 30, "Ako at ang Ama ay iisa." Sinabi niya na siya nga ay Diyos. Kaya nga si Jesus ay naiiba sa lahat. Hindi ba itinuro kanina sa atin ni Teacher Johnzel sa ating memory verse kung paanong ipinakita ni Jesus kung sino siya sa kanyang mga alagad nung siya ay nagbagong anyo? At mula sa langit ay narinig nila ang tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ito nga ang sinasabi ng Diyos patungkol kay Jesus, na siya ang kanyang anak at dapat natin siyang pakinggan. Sino nga si Jesus? Siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Kaya nga mga bata, sobrang nakamamangha na ang anak ng Diyos ay naging tao. Siya ay nagkataong tao sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Siya ay isinilang na sanggol sa Bethlehem. Ang kanyang ina, katulad ng nanay nating lahat o ng sino mang sanggol. Ngunit ang kanyang ama ay naiiba sapagkat ang ama ni Jesus ay ang Diyos. Mga bata, nung si Jesus ay nagkatawang tao, iniwan niya ang kanyang tahanan sa langit at dumating siya dito sa mundo nating mga makasalanan. Iniwan niya rin ang kanyang kaluwalhatian at kadakilangan at ipinanganak siya sa isang sabsaban. Siya ay bumaba dito sa mundo upang ipakita sa atin ang mga katangian ng Diyos at upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga naalala ninyo, sa ating Christmas program, itinuro ko ang kwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus at ngang siya nga ay isinilang na dito sa mundo, maraming anghel ang umawit ng papuri sa Diyos sapagkat si Jesus, mga bata, ay tunay na Diyos at siya rin ay tunay na naging tao. Ngunit mga bata, si Jesus ay hindi na natiling sanggol o baby. Ngunit siya ay lumaki at siya ay nabuhay ng perpekto. Nakamamangha mga bata ang naging buhay ni Jesus sa mundo. Ipinakita niya na siya nga ang anak ng Diyos. Hindi ba naalala niyo, pinatigil niya ang malakas na hangin, ang alon at pinahinto ang bagyo. Pinakain niya ang higit sa 5,000 tao sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Pinagaling niya rin ang mga may sakit katulad ng pilay, ng mga bulag, ng mga kitungin at pinuhay niya rin maging ang mga matay. Tinalo ni Jesus ang kaaway ng Diyos na si Satan. Si Jesus nga mga bata ay nabuhay ng perpekto. Siya lang ang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At siya ang pinakadakila nating guro o teacher. At dahil si Jesus mga bata ay naging tao at
nabuhay sa mundo katulad na nabubuhay tayo ngayon? Nauunawaan tayo ni Jesus, naiintindihan niya tayo. Dahil si Jesus rin, natukso siyang gumawa ng kasalanan. Alam niya rin ang pakiramdam na maraming tao ang galit sa kanya. Alam niya rin ang pakiramdam na maging mahirap. Si Jesus din ay nagutom. Siya ay pinagtawanan at pinahirapan ng masasamang tao. Ngunit sa kanyang buhay, mga bata, kailanman si Jesus ay hindi nagkasala. Kahit isang beses, sa isip man, sa salita, o sa gawa. Kaya nga mga bata, si Jesus lamang ang tanging nakasunod sa mga utos ng Diyos. Si Jesus ay nabuhay ng perpekto. Kaya nga, si Jesus ay dumating upang maging ating tagapagligtas, upang palayain tayo sa kasalanan at sa kasamaan sa ating buhay. Nung nakaraang linggo, natutunan natin kung ano ang kasalanan at kung paano hinihiwalay tayo ng ating mga kasalanan sa Diyos. Paano tayo iniligtas ni Jesus? Noong unang panahon, mga bata, ang mga tao, para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, ang ginagawa nila, sila ay nag-aalay ng mga hayop. Dahil sinasabi ng Diyos, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tama, mga bata, sila ay nag-aalay ng mga hayop dahil sa pamamagitan ng dugo, na ibig sabihin ay buhay, ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan dahil sa halip na sila ang mamatay. Ang mga hayop ang namatay para sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ito ay sumisimbolo sa sakripisyo para sa kasalanan. Para sa atin ngayon, mga bata, hindi na tayo nag-aalay ng mga hayop para sa ating mga kasalanan dahil si Jesus ang ating kordero ng Diyos. Siya ang Lamb of God. Mga bata, ipinataw ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Jesus nung siya ay ipako sa krus. At binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Doon tayo iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng sarili niyang buhay. Ngunit si Jesus hindi siya nanatiling patay, subalit siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Siya ang ating buhay na tagapagligtas at nag-iisang tagapagligtas. Siya lamang ang tanging magpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Ilan nga ang ating tagapagligtas? Isa lamang, si Jesus lamang. Naalala niyo pa ba kung sino si Jesus? Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at nabuhay ng perpekto sa mundo. Ngunit siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ang ating nag-iisa at tanging tagapagligtas. At sa huli, mga bata, itinuturo sa atin ng Diyos kung sino si Jesus. Si Jesus ay Hari ng mga Hari, the Kings of Kings. Natutunan na natin kung paanong si Jesus ay namatay at muling binuhay ng Diyos at buhay magpakailanman. Kaya nga, siya ang Panginoon ng lahat. Siya ang namumuno sa buong galawakan, sa buong universe. Isa nga
sa mga alagad ni Jesus na ang pangalan ay Juan ang nagkaroon ng panaginip at pangitain kung saan nakita niya si Jesus sa langit. At mababasa natin ito sa aklat ng mga pahayag. Hayaan ninyong basahin ko. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe. At ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikina ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab. At parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na may magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Ito nga ang itsura ni Jesus na nakita ni Juan. Ang Panginoong Jesus, mga bata, ay buhay at siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil dito, mga bata, dapat nating idalangin kay Jesus na tayo ay kanyang iligtas. Itinuturo ng Biblia sa Gawa chapter 16 verse 31. Sabayan niyo nga ako sa pagbabasa. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Paano tayo maliligtas? Kailangan nating sumampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng sumampalataya sa Panginoong Jesus? Mga bata, halimbawa, merong sirang relo. Nakita nyo sa larawan, talagang sirang-sira. Saan mo dapat dalahin ang sirang relo? Sa doktor ba? Sa karpintero ba? Sa panadero ba? Hindi. Siyempre, ito ay dapat mong dalahin sa gumagawa ng relo. At mga bata, kung dinala mo na ito sa mga gumagawa ng relo, ano ang gagawin mo? Ito ba ilalagay mo pa rin sa kamay mo? Habang suot mo ay ipapagawa mo sa kanya? Gawin mo na. Hindi, di ba? Ito ay dapat mo tanggalin at ibigay sa kanya para ito ay kanya ayusin. Mga bata, ang buhay natin ay nasira dahil sa kasalanan. At sino lamang ang makakapag-ayos nito? Hindi ang ating sarili, hindi ang ating mga magulang, hindi ang ating mga guro, hindi rin ako. Kung hindi ang Panginoong Jesus lamang, ang anak ng Diyos, siya lamang ang makakagawa nito at makakapag-ayos ng ating buhay. Kaya nga, ano ang dapat nating gawin? Tayo ay lumapit kay Jesus. At pag tayo ay lumalapit kay Jesus, anong gagawin natin? Hilingin natin sa Kanya na tayo ay Kanyang iligtas at hayaan na manguna siya sa ating mga buhay. Ano ang ibig sabihin ng sumampalataya ka sa Panginoong Jesus? Ibig sabihin, ibinibigay natin kay Jesus ang ating buhay at tayo ay nagtitiwala sa Kanya na ito ay Kanyang aayusin. Mga bata, kapag tayo ay nagtiwala kay Jesus sa ganitong paraan, tayo ay patatawarin niya sa ating mga kasalanan, tayo ay gagawin niyang mga anak ng Diyos, at nakikita ng Diyos sa atin ang katuwiran ni Jesus. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay at mabubuhay tayong kasama ng Espiritu Santo. Ikaw ba? Hihingin mo kay Jesus na maligtas ka? Sabi dito, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga bata, sa oras na ito, tayo ay lumapit kay Jesus at hingin na tayo ay kanyang iligtas. Tayo ay lumapit sa kanya sa oras na ito sa panalangin. Ikaw nga ay umuko, pumikit, kausapin mo ang Diyos sa panalangin. Bibigyan kita ng oras. Tayo ay manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo at kinikilala ka, Panginoon, bilang aming nag-iisang tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kami na maayos ang aming buhay at magkaroon ng bagong buhay sa inyo. Salamat po na ikayo ay dumating para sa aming kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasagot pa ang ating tanong sa linggong ito? Nakilala na nga natin kung sino si Jesus. Kaya nga mga bata, sa inyong paper activity, gawin niya ang ating activity para sa linggong ito. At mamaya, isend ninyo yan sa ating messenger group chat para sa inyong attendance. Bago tayo magtapos, pakinggan natin ang ating mga announcement. Magandang umaga mga bata. Para sa ating announcement, una, para sa ating kaligtasan, tayo ay mag-Sunday school muna sa bahay. Manood at sumabay sa YouTube at isend ang iyong memory verse at activity sa ating group chat. Pangalawa, para sa ating Bible reading week 2, basahin ang Genesis chapter 6, verse 5 to chapter 7, verse 24, at Lucas chapter 2, verses 1 to 40. Yun lang mga bata. See you next Sunday! Tayo na ay magtapos sa panalangin. Magpakita tayo ng paggalang sa Diyos. Tayo ay yumuko, pumikit, at manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa panibagong linggo na ibinigay mo sa amin. Salamat din po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa panibagong aral na itinuro mo sa amin ngayong araw na ito. Si Jesus ay anak ng Diyos na naging tao, na buhay ng perpekto. Siya ay walang bahid ng anumang kasalanan. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang kami ay ligtas sa aming mga kasalanan at mapalapit sa iyo. Salamat po sa mga aral na natutunan namin ngayon. Dalangin po namin na kami ay manatiling tapat kay Jesus na aming tagapagligtas at hari. Tulungan mo din po kami na makinig sa iyong mga salita at sumunod sa iyong mga utos. Patuloy mo po kaming protektahan at iligtas sa kapahamakan. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito tayo nagtatapos mga bata. Salamat sa inyong pagsali sa ating Sunday School. Sa susunod na Sunday ulit at bawat linggo. Ingat kayo. Paalam.